Alright yan mga behero, at dito tayo babanta ngayon sa may Paco, no? Ito, kakaliwa tayo dito sa may Pedro Hill at papakita natin sa inyo yung lugar mismo dito sa may Paco, Manila, na kung saan isa rin ito sa kilalang lugar dito sa Manila, yung Paco. So papakita natin sa inyo. So ito na po, Pedro Hill, no? Pedro Hill Street dito sa may Paco, Manila. Okay. So ayan mga behero, no? At ito yung McDonald's, bagong gawa po ng McDonald's diyan sa may Pedro Hill. Yan, dito naman ay Benitez Street. Yan. So nakita niyo po yung jeep, no? Mga behero, no? Kita niyo po yan, nasa gitna po siya nagsakay, no? Nasa gitna po siya nagsakay talaga. Tapos nag-text pa. Alright. So, isa sa pasaway na jeep, no? Mga behero. Ayan, no? Okay. Sundan natin siya kung anong kanyang mga gagawin sa mundo, no? Mga behero. So, dito po nagkakaroon ng traffic yung Paco dahil nga dito sa mga jeep dito, no, na talagang hindi man lang sila marunong tumabi pag magsakay ng pasero or magbaba. Basta pag ginusto nilang huminto. Ganun po yung sistema dito sa Paco, no? Kaya nagkakaroon po ng traffic. Ayan. Pagdating dito, mga behero, wala po talagang traffic actually ito. Kakaroon nga lang ng traffic dahil sa mga jeep nga na walang disiplina sa pagbaba at pagsakay ng pasahero. So ayan, nakita po natin, no? So dito, tingnan natin dito. Right? So ito yung public market ng Paco, nasa left side natin. Dito yung mga bilihan ng mga gamit sa bahay, mga behero, no? Mga mura lang. Kaya dito kumukuha yung mga bumbay, karamihan ng mga bumbay dito sila kumukuha. Ayan, no? Ayan. Mga gamit pambahay, katulad ng mga upuan, lamisa. Alright, upuan, lamisa, din kung ano-ano pa. Ayan. So, right na. Ito yung, ayan, yung mga bilihan nila. Halo-halo dito, pedicab, tricycle, jeep, kanya-kanyang ano dito, kanya-kanyang pautot. Pero sumahin mo ay talagang naghanap buhay nga naman sila. Kanya nga lang ang problema, yung paghahanap buhay ay wala sa lugar, no? Mga behero, no? So kaya nga dapat yung paghahanap buhay ay ilagay natin sa tama na kumbaga. Wala tayong naargabyadong ibang tao or naabalang ibang tao. So sa katulad po nga nito, oh, kaya ganito yung jeep na ito, oh. Tingnan nyo po. Oh, di ba? So ito, okay, nasa tabi siya. Ayos 'yan. Alam niya 'yung ginagawa niya. Kaya talagang kakaroon ng traffic pagka walang disiplina 'yung ating mga kababayan driver. Right, nakita nyo naman po dito, maluwag. So dito nagkakaroon uli ng traffic dito dahil ito po ay stoplight or intersection na po ito ng Osminia Highway at dito nga Pedro Hill nga po, mga behero. So pauwi po ito ng Manila. Ayan, so nahihirapan si ate. Nahihirapan si ate ng niya. Ayan, so natatanaw natin mga behero ay yan po, stoplight na siya ng Osminia Highway. Yan po ay yung pakanaan ay papuntang Quirino Avenue, no? Papuntang Osminia, Quirino Avenue. So tayo po ay didiretso lamang po mga behero at tayo po ay pauwi ng Santa Ana banda. So ganun pa man,
Ay, ito. Dito na tayo sa stoplight mismo. Ayan. So, makikita nyo ang mga bihero. Napakalawak niyan. Ayan, nandiyan sa taas yung Skyway. Right. Set po ang traffic dito mga behero pag ito'y nagawa na talaga totally. So ngayon po nadadaanan na po yung Skyway, no? Ngunit hindi pa siya totally tapos dahil meron pa siyang isa, oh. May kasunod pang isa. Right. Yung pakaliwa po mga behero ay patungong nagtahan po yan. Yung pakanan naman, itong site na ito, pakanan ay papuntang Ross Boulevard. Ayan, sa Spain. Itong ating cross ngayon ay Quirino Avenue po ito. Yung Osmeña, yun po yung sa stoplight na yun ang doon. Quirino Avenue po ito mga bero. Pasukan na ngayon ng eskwela, no? Ano na siya ngayon? Face to face, pero hindi po siya full week. Ano lang po siya, 3 times a week, no? Hati-hati po siya, hati-hati. Hindi po siya tuloy-tuloy siya buong isang linggo. Kaya nahahati po yung estudyante po, mga bihero. So, ayan. Kaya nagkakaroon na naman ng konting traffic, lalo na sa may mga mismong tapat na eskwelahan or may mga manadadaan ng school dahil nagkakaroon po ng labasan ng mga estudyante. So nagkakaroon po siya ng konting traffic. Right. So yung makikita natin ay talagang hinahatid po ngayon ng mga estudyante, no? Dahil nga sa mga napapabalita na sinasabi nilang mayroong nangunguha ng estudyante. So, dahil pasukan, mayroong lumabas na ganyang balita po mga bero. Right, dito tayo ngayon sa may Onyx, no? Onyx, Santa Ana, Manila po, may pero. Ay, kumanan po tayo doon sa kanto ng stoplight Onyx, no? Stoplight Peter Hill Onyx. At nandito na tayo ngayon. Mga bihero, andito na tayo sa E. Francisco Street.
dito sa may San Andres, Manila. Ayan, naikis-ikis yung taxi. Okay, Francisco Street. Right, shout out po sa ating mga viewers, no? Sa ating mga silent viewers, shout out po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga taga-panood yan, taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa mga nanonood sa aking mga upload video dito sa Gwapong Biyero TV. Paki-like and share po ng ating video at syempre paki-subscribe po ng ating channel. At pakidamay na rin po yung ating isang channel, no? Main channel natin, Kuya Esco Official. At paki-like, share. At paki-hit na rin ang notification bell all para update po kayo sa ating mga upload video. Ayan. Thank you po sa lahat, no? Ayan. So, dito na tayo muli sa Tejeron. Ayan. So, tagos-tagos lang po siya, no? Pedro Hill, Tejeron, eh, Francisco. Magkakarugtong lang po ito. Magkakatagusan lang po siya, mga bihero. Ayan. So, muli. Maraming salamat sa inyo lahat. At hanggang dito na lang po yung video natin, mga bihero. At abangan nyo lang po ang ating mga susunod na upload video. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At sana po ay may mga natutunan kayong lugar dito sa ating mga upload video, sa ating mga vlog dito sa Gwapong Biyero TV. Gusto nyo pong makita po yung mga activity ko, na ibang activity, punta lang po kayo sa Kuya Esco Official. At makikita nyo po doon ang ating iba't ibang mga activity po na ginagawa. Okay, maraming salamat po. Thank you very much. Bye-bye po, bye-bye.